Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga gawain na aming gagawin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya na iyong ipinagkaloob sa amin. At patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa ngala ni Jesus. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. May lumiban ba sa klase? Mahusay dahil walang lumiban sa klase. Bago tayo dumako sa bagong talakayan ay balikan muna natin ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Sino ang makapaglalahad ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Mahusay, ang pilosopiya ay pag-aaral tungkol sa kaalaman, realidad at lipunan. Ngayon ay magpapakita ako ng larawan upang sagutan ang mga mag-aaral. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ito. Magaling! Dahil tama ang inyong mga sagot. Siguro, napukaw na ang inyong atensyon at may kunting kaalaman na kayo at ideya para sa ating susunod na talakayan. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa 2 pangkat at pagdidiskursuhan ang sitwasyong tutulba kayo sa pagpapatupad ng parusang kamatayan sa mga taong kriminal. Sa unang hanay ng upuan ay ang unang pangkat at ang pangalawang hanay na may at ang ay ang pangalawang pangkat. Ang unang pangkat ay pabor at ang pangalawang pangkat naman ay hindi pabor. Magiging basihan ang pamantayan. Ang pamantayan, kooperasyon ay may 10%, ang pangangatwiran ay may 20%, ang pagtuligsa ay may 20%, at ang kabuuan ay 50%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ang gawain. Mahusay! Tama ang lahat ng inyong mga ideya sa ating paksang pinagdidiskursuhan. Batay sa inyong pinagdidibatihan, ang unang pangkat ay nakakuha ng 5 puntos at ang pangalawang pangkat naman ay nakakakuha ng 45 puntos. Dako naman tayo sa ating talakayan. Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa sangay ng pilosopiya. 6 na sangay ng pilosopiya. Ano ang 6 na sangay ng pilosopiya? Una ay ang metapisika, epistemolohiya, luhika, etika, estetika, pampolitikang filosofiya. Ang metapisika ay may kinalaman sa pag-aaral ng eksistensya. Ayon sa ilang Pilipinong professor, ang eksistensya o pag-iral ay maaring unawain bilang isang pagmemeron. Ang metapisika ay pundasyon ng isang pangkalahatang pananaw o ang pangunahing pananaw sa mundong nakapaligid sa atin. Sinasagot nito ang tanong na ano ang umiiral? Sinasaklaw nito ang lahat ng eksistido, gayon din ang mesmong kalikasan ng pagiging eksistedo. Pinag-aralan dito kung ang mundo ay kasama na ang mga nakapaloob dito at ang pinaniniwalaang may likha nito ay totoo ba? O kung ang mga ito ay isang ilusyon lamang. Ang epistemolohiya ay pagpapaliwanag kung paano tayo nag-iisip. Kailangan ito upang matiyak kung alin ang tama sa mali. Sa paraang matiyak ang wastong paraan ng ebaluasyon. Kailangan ito upang magamit at makuha ang tamang kaalaman ukol sa mundong nasa ating paligid. Sa pamamagitan nito ay natutukoy ang totoo at hindi tunay na kaisipan, impormasyon, kaalaman o konsepto. Sa pamamagitan ng epistemolohiya, masasabi natin halimbawa na iyan ay hindi totoo, iyan ay ibinto lamang. Kung wala ang tamang epistemolohiya, hindi tayo makapag-iisip ng tama o wala tayong maging dahilan o batayan upang paniwalaan na ang ating iniisip ay
tama o totoo. Kung ihahambing sa mga imahinasyon o katag-isip lamang na dumaraan sa ating isipan. Ang lohika, ano ang lohika? Ito naman ay ang agham kung paano masuri ang mga argumento at pangangatwiran. Ang kritikal na pag-iisip ay isang proseso ng pagsusuri na gumagamit ng lohika upang paghiwalayin ang katotohanan mula sa kasinungalingan at makatuwiran mula sa hindi makatuwirang paniniwala. Ang etika naman ay pag-aaral kung alin ang tama at ang mali sa mga gawain ng tao. Metodo ito kung saan ikinakategorya natin ang ating mga itinuturing na mahalaga o values at sinisikap na maisabuhay ang mga iyon. Pinag-iisipan tayo ng etika kung sinisikap lamang ba nating makamit ang mga bagay na nakasisiya sa atin o isinasakripisyo ang ating sariling kasiyahan para sa lalong mahalagang dahilan. Ang estetika naman ay tumutukoy sa filosopikong pag-aaral ng sining, kabilang sa pinag-aaralan dito kung ano ang mga bumubuo o kung ano ang maituturing na sining maging ang mga layunin sa likod nito. Ang estetika ay nagsisikap na sagutin ang mga tanong gaya ng mga sumusunod. Ang sining ba ay binubuo ng musika, panitikan, at larawan lamang? O kabilang ba rito ang isang mahusay na solusyong pang ehenyereya o isang napakagandang paglubog ng tawaging sining? O mayroon bang tiyak na kalikasan ang sining? Ang sining ba ay dapat na may naabot sa layunin? Masasabing ang sining ay umiiral noon pa man sa lahat na itinalang na italang kasaysayan ng tao, ito ay natatangi sa mga tao dahil nagpapakita ito ng ating naiibang paraan ng pag-iisip. Pinatutunayan ito, halimbawa, ang kakayahan ng tao na lumikha ng ideya. Ang sining ay isa sa mga kasangkapan ng tao upang mabigyang kahulugan ang mga hindi malinaw na konsepto. Ang panghuli naman ay ang pampolitikong pilosopiya. Ano nga ba ito? Ito ay sinasabing itikang isinasagawa o ina-apply sa grupo ng mga tao. Sinasabi na politika kung paano ang marapat na pagkakaayos ng lipunan at kung paano dapat kumilos ang individual sa ganyang o sa gayong lipunan. Nauunawaan niyo ba ang ating tinalakay? Mahusay! Dahil nakikinig ang lahat sa ating talakayan, bigyan ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. Sa puntong ito ay magtatanong ako tungkol sa ating tinalakay sa araw na ito. Ano-ano ang mga sangay ng pilosopiya? Tama! Magaling! Dahil nauunawaan at naiintindihan ang ating paksang tinalakay at nakikinig ang lahat. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isahang gawain. Ang panoto nito ay isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para masagutan ito. Tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay at magaling ang lahat sa diyang nauunawaan at nasisiyahan kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Para naman sa inyong takdang aralin ay magsasaliksik ng mga dalubhasa sa pilosopiya, isulat ito sa isang malinis na buong papel. At dito na nagtatapos ang ating talakayan, naway may natutunan kayo.